Yo, yo, what's up mga kabuting-ting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating munting channel. Yan, dito tayo ngayon sa Barangay Bugasong dito sa Libagon, Southern Leyte. At mayroon tayong home service mga kabuting-ting. Ayan o, washing machine. Ayan daw mga kabuting-ting ay nangangamoy. At parang may nagpuputukan na libintador sa loob. So bago ko umpisahan na pala mga kabuting-ting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So umpisahan na. So ayan mga kabuting-ting, ano na lang natin gawin ay kukuha lang tayo ng Phillips screw. Dito pa sa pinakailalim. At ngayon lang nakapag-vlog mga kabuting-ting. So ito daw ay gaya nga ng sinabi ko at ano pala, shout out dito sa mga gwapo, yan. Ano pangalan nila boss? JR, yan, shout out. Say, ikaw na ay? Nako, wala daw pangalan si nanay. Sana iwan. Nawala. Kayo po ma'am? Wala rin pangalan. Kayo tay? Paan, muri-muriyo. Kilala kong kaliskis mo, boy. Ah, dito na tayo sa gagawin natin. Yung may-ari nga pala mga kabuting-ting, ayun, nasa likod si Ma'am Karen. Yan, ito mga kabuting-ting, actually ay ginawa ko na ito. Timer ang ginawa ko nito at try lang natin itong yan, tignan natin. Ito naman ay okay pa, kung naririnig nyo ay tumutunog pa. Yun nga lang ay mayroon daw nangangamoy. So pag mayroong nangangamoy mga kabuting-ting, kahit wag na tayong gumamit ng tester. Tatlo ang ano ko nito, suspicious. Pwedeng timer, kahit na tumutunog yung timer ay nangangamoy yan. At para matanggal mo yung timer na yan, ito tanggalin mo lang yung tornilyo dito at ganun din tong tornilyo na to, yan. So, ayan ay hindi ko muna diyan titignan, dito muna sa likod. At tingin ko nito mga kabuting-ting ay may tagas na ang gear nito kasi kitikita nyo, hindi ko pa yan natignan sa loob. Yan. Tanggalin muna natin yung tornilyo. At yung tornilyo ay hindi na madala sa Phillips screw, kaya kukuha lang ako ng side cutter. Dahil wala na, kinalawang na siya. Yan, andito, mayroon ako nakuhang side cutter. So dahil ito ay kinalawang, so ito yung pamamaraan ko pag mga kinalawang na, lalo na kung wala ng ulo. Meron man siyang ulo pero hindi na madadala sa yan, o tingnan nyo, di ba? Hindi na kaya sa Phillips screw yan. Sinabi ko sa inyo kanina mga kabuting-ting na pag may pumuputok-putok ito, yan, itong ano na to, titignan natin. Ito naman ay wala. Pero ito daw ay gumagana. So siguro ay titignan ko yung ano, itong tatlong tornilyo kailangan nating ano talaga, baklasin. Dahil wala ako nakita ritong ano, ayan oh, sunog. So tatanggalin muna natin yung tornilyo diyan. Yan, kung wala sa timer, pwedeng sa motor ang problema. At para matanggal natin ay gagamit lang tayo dyan ng Phillips screw. Yan, sana hindi ito kinalawang. At habang tinatanggal natin yung tornilyo mga kabuting-ting ay mayroon lang tayong i-shout out. Shout out Horseshoe TV. Ma'am, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Kahit wala po akong upload ay nire-rewatching nyo po ang aking mga video. Kaya maraming salamat at mega love shout out po sa inyo ma'am. At ganoon din, shout out ko lang din po si Bullet Train Channel, Podi Expert, Aliyo TV, Brother Joe Music, Edwin Sagayno Mix Vlogs, Andy Rabino TV Tik, Mayeng Tik PH Official, Jiros Flores Mix TV Vlog, Farmer Boy, GW Jingward TV, Bro Gabriel Jimmy. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. At ganoon din, shout out ko lang din po sina Alfredo Domingo from Malabon City, Renato Aban ng Pasig City, Roy ng Pasig City, Mr. Alba, Robert Mandap,
Claudemir Santos, Darmin Yekblags, Realidad Miao, Hermes Suarez ng Sapangbato, Angeles City, Igay Ilopre ng Quezon City, Bitong Madridihos ng Mati Davao Oriental, Salde Virtis, Mabilangan, Jos Villalon, Alano Bueno from Camarinesor, Jose Epton, David B. Gisalia Gersalia, Edgardo Dato Jr. Talabira, Joe Ryan Santos, Dante Bumanglag, Alex Concepcion, John Diamante, Donato Matias ng Malibay Pasay City, Gilbert Lupis, John Santiano, G. Santiano, Wilmore De Chuso. Yan, Miguel, love shout out po sa inyong lahat at sa ating mga organic viewer, silent viewers. Yan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga video. Yan, belated Happy New Year po sa ating lahat, mga kabutingting. Ito naman ay wala ako nakitang sunog. Ayan o, kung nakikita nyo ay hindi siya sunog. So, amuyin lang natin ito. Ito naman ay wala. Pero ang nakakapagtaka, umaandar siya. So, ito ay kailangan nating isaksak, mga kabutingting, para makita natin. Ito daw ay umaandar. Try ko lang pala yung kapasitor na anuhin, hawakan. At ibababa ko lang yung tripod ko. Yan, balik tayo dito sa pinakaano niya. At yung kapasitor nito, mga kabutingting, ay nandito sa loob, nandito sa likod. Wala naman din akong nakapa. Ano kayang hirap naman ito tukuyin. At basang-basa yung ano nito, mga kabutingting, yung belt. Dahil tingin ko ay mayroong basa na nga rin yung ano nito. May tagas na ang gear case nito. Dahil kung dito ka magbabase sa pinakatakip niya, yan o. Mga talsik yan sa tubig. So ito ay kailangan ko na ang kuryente kung alin ba ang pumuputok-putok or nangangamoy nito. So kukuha lang ako ng extension, mga kabutingting. So ayan, mayroon na akong extension na nakahanda. So ngayon ito ay isasaksak natin. Ayan, kahit mahirap pa si tutukuyin sa tester, mga kabutingting, kasi ito ay sabi nga ng may-ari ay mayroon dong pumuputok-putok or yung nangangamoy. Kasi kung titignan nyo naman sa wire dito, wala siyang sunog at ganun din dito sa timer. So dahil nakasaksak na, i-on lang natin ito. Ayun. At hindi ko malalaman kung naririnig nyo, mga kabutingting. Mayroon siyang ano, pero nawala. Nawala, kaso nawala din yung andar. Yan o. So, pwedeng motor ang may problema nito pag mga kabutingting pagkaganito. So kailangan natin itong tanggalin or babakasin, dahil tingin ko naman ay nandito sa loob yung ano niya, pumuputok. Pero wala akong nakikitang umuusok man lang. Yan, kailangan natin itong tanggalin. Dito, tanggalin ko lang yung turnilyo at hindi ko na ipapakita. Para ito ay mabilis lang. So yan, mga kabutingting, ito na yung motor. At kung nakikita nyo ay wala naman ako nakikitang yung sunog talaga. So siguro ay nasa loob ito. So para makita natin ito na baka may problema ang motor nito, ang gagawin lang natin, una natin gagawin ay tatanggalin muna natin itong pulya. At para matanggal mo yung pulya, kailangan mo itong luwagan, itong tornilyo na to. At ang naging dahilan nito, mga kabutingting, kung bakit siya nag-i-spark, kung narinig nyo kanina na tumutunog na parang may libintador or piccolo, so ito yun. Dahil kung nakikita nyo, basa yung ano niya, gear case, siguro ito ay pinasok na ng tubig. So dito muna tayo mag-focus sa motor kung ito ba ay magagawa pa or hindi na. So sunod lang natin gawin ay kailangan lang natin tanggalin yung
apat na rematch eh, at kukuha muna ako dito ng pantanggal, vice grip at saka martilyo at saka concrete nail. So ayan, bali bago natin tanggalin yung apat na rematch eh, ay kailangan muna natin pala itong tanggalin yung capacitor at baka mabasag ito sa ano, dahil ito ay plastic lang, kaya tanggalin muna natin. Yan, tanggalin lang natin. Ganon din to. Ito naman ay kahit magkabaliktaran mamaya ay wala naman yan siyang magiging problema. So ito ay pwede na natin tanggalin yung rematchi pala. Medyo masilaw mga kabutingting. At handa muna ako ng vice grip tsaka martilyo. So ayan, natanggal ko na yung apat na rematchi. Ito nga pala yung una nating gawa sa itong taon na ito, mga kabutingting, year 2024. At wala naman din ako nakitang sunog. Saan kaya ito banda na ano? Hirap naman ito tukuyin. At pero mayroon akong nakitang... Ito ay kailangan muna natin testirin talaga. Kung alin ba dito ang nasusunog. Dahil kung yung timer naman ay wala naman ako nakitang sunog din. So testirin lang muna natin. Oh, masilaw. Masilaw. Kaya pwede. Tapos tayo. Ayan, kitang kita. Ayan, testirin mo lang natin. Pag mga ganitong hitsura mga kabutingting, automatic yan. Ang kumo nito, yung sulong wire. Ito yung kulay black. Hirap ah. Ito kabila. Yan, mayroon naman tayong na-reading. 2.29. Kabila. Ako, hindi na magkaparehas. So, ito ay pupwedeng may problema ang motor nito. So, kailangan muna natin itong... Kailangan talaga natin itong tingnan. Pero wala akong nakikitang sunog. So magpainit muna ako ng hinang mga kabutingting at para pamputol ko sa tali. Dahil ang ginagamit ko pag nagputol ako ay yung hinang talaga para hindi ako makagasgas ng hibla dyan. So ayan, bali ito siguro ay mainit na. So ngayon, ang una lang natin tanggalin ay kailangan nating putulin tong tali para ito ay mabaklas natin lahat at makita natin yung problema nito kahit dito na lang siguro. Yan. Ito po pwede itong nabasa sa tubig mga kabutingting kaya siya nagiging ganito. Dahil kung pagbasihan natin yung gear niya ay ano na, may tubig na. Ano ba itong plastic na to? Tanggalin muna natin itong plastic na to. Nakabalot. Nakabalot talaga to sa plastic. Para hindi mabasa, pero nababasa pa rin. Sunugin na lang natin sa ating hinang para madali tayo. Yan.
Yun, dito nagka-problema siya, mga kabutingting, oh. Buti, hindi nasunog yung pinaka-winding niya. Yan, oh, yung wire niya, ito ang may problema. Dahil ito, dahil ito nabasa. So, ito ay hindi nasunog yung winding niya. Ito ang nangangamoy at pumuputok-putok habang umaandar. Basa yung wirings. Ayan, oh, kita niyo ba? Salita ko na salita. Hindi pala kita. Ayan. Ayan, oh, sunog. So yan, mga kabutingting, yan lang ang nagiging problema at kailangan lang natin itong i-wiring ulit. Buti hindi na sunog yung windings niya, dahil kung nasunog, patay na. Yan, putulin lang natin ito at para maihinang natin ulit. Para maitap natin yung isang hibla. Putol pa. Ito pala, ito problema niya, Ate Karen, oh. Yung wire nasunog. Hindi naman dahil ito nabasa. Ito, mga kabutingting, ay kailangan natin yan iskisan para magkaroon siya ng kontak. Itong hibla na to, kita nyo naman siguro na sa daliri ko. So kailangan lang natin kiskisan yan. At ito ay uulitin na rin natin itong isa siguro. No, kahit hindi na siguro, okay lang, itong isa lang. Kukuha mo na ako liha. So ayan, kiskisin lang natin itong dulo ng hibla ng wire para magkaroon siya ng kontak, para ipulupot natin doon sa wire na kulay asul. Kahit huwag nyo na masyadong ito, huwag mo na ito masyadong anuhin, mga kabutingting, kiskisin, dahil ito ay napupudpud, dahil kung nakikita nyo ay kulay puti. At patayin natin itong ilaw, masyadong maliwanag. Yan, ito ay ipupulupot lang natin ito dito sa isang asol muna. At ipupulupot nyo doon sa wala mo ng kiskis para mas matibay. Katulad tong ginagawa ko. Yan. Ngayon naman ay pwede nyo yung ipulupot. Ipulupot naman natin tong isang kulay asul na wire. Para yung hibla na yun ay nasa gitna. Para mas lalong tumibay. So ngayon ay pwede natin itong testirin ulit. Kung nakita nyo naman kanina ay yung tester natin, habang tinitester natin itong motor na ito, ay hindi magkaparehas yung reading nya. Ayan, kitang kita sa mata. Ayan ay nakasit sa OL. So common ito ay kulay black, dahil ito ay Sharp ang brand. So yan, isang test probe ay nakatusok na dyan or nakakunik na dyan sa common, sa kulay black. So pwede na natin itong itester. Ayan, mayroon tayong nare-reading na 42.6 ohms. Ngayon naman ay lipat naman tayo dito sa kulay asul. Dapat ay magkaparehas yan siya. Kaso, hindi siya magkaparehas. O yan, 42.5 din. Kung nakikita nyo, ayan, oh. So ayan ay okay yan, mga kabutingting, 42.3. Dito sa kulay pula, ayan, 42.43.
Ayan, ay good yan. Basta pag mga ganyan lang, hindi masyadong malayo ang agwat sa wire. So ayan, ay hihinangin lang natin ito. Ayan, ito yung soldering lead natin. At hihinangin na natin yan. So ayan, nahinang na natin yan mga kabutingting. Sunod ay ibabalik na natin itong mga ano niya, spaghetti or yung anong tawag nito talaga. Hindi ko naman kasi masyadong alam kung anong tawag talaga nito. Ito ay nakikigaya lang ako sa mga tawag nila talaga nito doon sa kain Tarisal. Yun sila ay matatagal na talagang ng ano, manggagawa. Ang tawag nila nito ay spaghetti. Kaya nakikigaya lang din ako. Ayan, ito naman ding isa ay lalagyan din natin ng ganun din, yung spaghetti or baka insulator. So itong plastic, ito ay pwede nating hindi ibalik. Pero kung gusto nyo naman, dahil nandyan na rin naman nakalagay yan, so ito ay ibabalik din natin. Ayan ay ang purpose siguro nitong plastic na to ay para ito hindi mabasa ang ano, pinaka-winding niya. Pero kung pagbabasihan, kung ito ay nasa taas pala ito, hindi talaga ito mababasa. So igaganyan lang din natin yan. Sunod, itong ito, balik din natin. At siguro yung pagtali nito mga kabutingting ay hindi ko na ipapakita. Basta ibabalik nyo lang din itong ito. Ito naman ay hindi rin, pwede rin hindi ibalik dahil sa mga nakikita kung ibang winding ay wala naman itong plastic na to or hindi nakabalot. Hindi, wala namang ganito. So ganyan lang. So siguro ang pagtali nito ay hindi ko na ipapakita para ito ay hindi masyadong humaba itong video natin. So ayan mga kabutingting, bali ay tapos ko na naitali at pasensya na kung hindi ko na ipakita. So ngayon, pagkatapos nyo itali mga kabutingting ay kailangan nyo yung testerin, baka mamaya ay mayroong kayong napatid at hindi masyadong kita, parang silaw. Ayan, kita naman. Ayan, ayan, ano lang natin ito sa yung isang test probe ay dikit lang natin ito dito sa common, sa kulay black. So tignan natin. Para makita nyo, ay anuhan ko na lang kasi masilaw. Yan, kung nakikita nyo, ay meron na tayong nare-reading. At tignan natin kung ayan ba ay magkaparehas. 39.87 at lipat natin dito sa kabila. Matagal. So ayan ay good na yan mga kabutingting. Matagal eh. Tagal huminto. So pwede naman yan, makikita natin kung yan ay good. Natumba pa. Kailangan natin yan paganahin sa actual mamaya. Makikita nyo yan na yan ay good. So sunod naman natin gawin na siguro ay babalik ko lang naman yung rematch eh. At siguro yung pagbalik ng rematch eh, hindi ko na ipapakita dahil marami na rin naman akong upload dyan kung paano ko ibabalik yung rematch eh. So post ko muna ito. So ayan mga kabutingting, bali na ibalik ko na yung apat na rimatche at na ikabit ko na rin yung kapasitor. So ngayon ay ipagkunik-kunik lang natin ito. Ito naman ay madali lang sa pagkunik. Hanapin mo lang yung kasing kulay dyan ay siguradong hindi ka maliligaw. At itatry natin itong actual. Itatry natin sa actual ito. Kung ito ba ay good or okay. Ito ba ay good or bad pala. So ayan ay nakakunik-kunik na yan. Yan. So para makita nyo na gumagana ay lalagyan muna natin ito ng pulya. So ayan, nalagay na natin yung pulya. So mayroon akong palatandaan ito mga kabutingting pag motor ang problema. Ito naman ay okay naman ang bushing nito at walang siyang naging problema or gasgas. So palatandaan pag may problema ang motor nito mga kabutingting, pakinggan nyo na lang itong bushes ko. Gumaganito yan. Gumaganyan siya pagka may problema ang motor. So ikutin ko lang yung timer.
So nakaikot na yung timer. So ngayon ay sasaksak ko lang yung power cord at hahawakan lang natin para ito ay hindi pumiglas kung sakali mang ito ay gagana na. Yan, kung nakikita nyo ay gumagana na. At yung sinabi ko sa inyong tunog ng motor na pag may problema, pag ganito, ganyan-ganyan ang tunog, siguradong huwag nyo na lang ipilit dahil yun ay motor ang problema. So ang problema lang nito ay yung wirings na nabasa dahil sa tubig. At dahilan nito ay yung gear case. At may papakita ko sa inyo, ayan ay may problema. At siguro yung pagtanggal nitong gear case, hindi ko na ipapakita. Ito naman ay marami na akong upload kung paano tatanggalin yan. Ayan ay apat na tornilyo lang. So ayan, bali gusto ko lang ipakita sa inyo mga kabutingting. Baka mamaya mag-isip po kayo na tayo ay nag-iimbento lang. Ayan, kung nakikita nyo, ayan o, tumatagas. Yan ay galing sa gear. Kaya yung tulo-tulo na yan. Kaya na ano yung motor, siguro nabasa yung wirings niya, kaya siya nagpuputok-putok. So ito yung dahilan kaya siya nasunog yung wirings. So ito ay tatanggalin mo lang. Tapos ito naman ang itong mga nabili ko kasing mga gear nung nandoon ako sa Maynila ay malalaki ang pulley nito. Lahat nito ay pang sharp. Kaya malalaki ang binili kong pulley dahil yung mga maliliit kasi pagka sharp, pwede mo lang siyang yung pulley, halimbawa ito yung original na pulley para dito sa replacement, ang gagawin nyo lang ay ililipat para hindi magdoble ang gastos. Ayan naman kasi ay nalilipat. So para makita nyo na yan ay nalilipat lang, so ipapakita ko sa inyo kung ayan ba ay totoo na nalilipat lang. So ito ay linisan muna natin na may basahan di abay. Yan, ito ay punasan muna natin dahil kung nakikita nyo itim-itim. Siguro at yung gear na yung sinabi ko sa inyo na ipapakita ko siguro ay hindi ko nabubuksan dahil nakikita nyo naman ay tumatagas na or nagtutulo-tulo na. So ito ay ikakabit na natin. Ito naman ay magkaparehas tinted dahil sinabi ko nga doon sa yung namili ako ng pesa, pagka sharp ay tinted talaga yan. At siguro mga kabutingting, yung pagkabit ng tornilyo, siguro hindi ko na ipapakita para mabilis lang. So yan, bali na ibalik ko na yung apat na tornilyo. At sinabi ko kanina, yung pulley na original, ito yung pulley na original, ito yung ikakabit ko. Ito naman ay bibihira, masira. So ayan ay gaganyan lang natin. At kung nakikita nyo, may kunti lang yung naka-ano niya. So ang gagawin nyo dyan ay i-ano nyo lang tong, ayan, yung nut. Ang purpose naman yan, kung bakit nut lang muna ang inuna natin dahil maiksi yung ano niya. Maiksi yung naka-usli na thread. So pag malaki na, saka nyo siya tanggalin ulit at saka nyo ilalagay yung pinaka lock washer. So ito yung lock washer, yan. So ikakabit na natin dahil mahaba na yung naka-usli. Yan. So ayan ay pwede na natin tong higpitan. Ayun naman ay para lang humaba yung naka-usli na tawag niyan, yung pinaka bakal niya. Bakal niya na may thread. So pwede natin tong higpitan. So ayan ay mahigpit na yan mga kabutingting. So ito ay i-assemble ko na. At siguro ay yung pag-assemble nito ay hindi ko na ipapakita. Ito ay napakabilis lang i-assemble. Ito ay itatapat-tapat mo lang yung mga tornilyuhan dito sa mga lagyan ng tornilyo nagkabulol-bulol. So ayan mga kabutingting, bali na-assemble ko na at ito ay na-wirings ko na rin at hindi ko na lang din ipinakita sa inyo dahil ito naman ay madali lang dahil ito ay di socket. So babaybayin nyo lang yung kakulay dyan para maisuklob nyo at
Naikabit ko na rin yung panbelt niya. Ang panbelt naman ito ay makapal pa. Ayan, kung nakikita nyo. At ito ay hindi pa maluwag at hindi rin masikip. So, palatandaan mga kabutingting na mayroon ng problema ang gear case. Pag gumamit kayo na sa umpisa ay mabilis pa at habang tumatagal ay bumabagal na. So, ito ang may problema, yung pinaka gear case niya. May problema yan. Kahit pa ang belt niyan ay makapal pa, ayan na talaga ay babagal. Dahil pag nabasa yung pan belt habang umiikot kasi itong pulya ng gear case, nababasa itong pan belt. So dahil nababasa ang pan belt, so dudulas na lang yan pag umiikot, kaya siya babagal. So yun yung palatandaan na gear case, isa rin gear case din ang may problema. Hindi lang dahil sa pudpod ang gear case. Dahilan ay pinapasok na ng tubig itong loob na to, at hindi ko na kailangan ipakita sa inyo dahil kung nakita nyo naman kanina ay tumatagas na. So hindi ko na lang siya binuksan. So ito ay pwede na natin itong ibalik at para ito ay masubukan ng mayari. So ayan, ay naturnilyo na. So ngayon ay lalagyan na natin ito ng tubig at para masubukan kung mayroon pa bang pumuputok-putok or yung tawag niyan na parang may libintador sa loob. Fireworks daw sabi ng may-ari. So ito ay lalagyan muna namin ng tubig mga kabutingting at gamitan na lang natin ang hose, kuya. Pasuyo na lang po. Yan, lagyan muna namin ng tubig. So, ayan mga kabutingting. Bali, itatry na namin at lalagyan ng may-ari ng sabon. Yan, para ito ay para sigurado. Dahil mayroon namang labahin. Ayun, oh. Diba? So saksak ko lang dito yung power cord at si pagkatapos daw nitong labahin mga kabutingting ay yung mahaba ang buhok daw ang papasok dito. Ma'am, okay ba? Ma'am, okay ba? Ikaw pagkatapos nito, ikaw naman yung ilagay dyan. Sige, ikutin na ma'am. Sige, paikot na namin ha. Okay. Ayan. Takot na takot si ma'am. Ayan ha, kabutingting. Ligit na ligit, walang halong kimikal. Umiikot na. Ma'am, pagkatapos nito, ikaw naman yung kakarga. Ayan o. So, kayo na ang humusga mga kabutingting kung ito ba ay okay na or nag-okay-okayhan lang. Wala, okay na kay... Ano ma'am, Karen, okay na? Ma'am, bawal patayin yan. Huwag mo patayin ma'am. Hayaan mo lang siya. Pag ayaw nyo na po, pag ayaw mo na, hugutin mo na lang saksakan. Okay na, ma'am Karen. Okay na. Okay, kayo. Okay na daw, kayo, mga kabutingting. So, hanggang dito na lang yung video natin, mga kabutingting. At kung nagustuhan mo itong video na ito, pwede bang palike at pakishare na rin. At kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video.